Nakaranas ka ng problema sa ganito na hindi namamatay yung stoplight mo? Ayun nga, ituturo ko sa inyo kung anong cause ng problema niya, kung bakit siya parating nakasindi. Ang pinaka-problema niyan is malamang yung pinaka-clips niya doon sa switch. At para hindi ka na magastosan, dadalhin mo pa siya sa mekaniko. Ano yan? Ayan, kung nakikita niyo yung switch na yan. Sira na yung pinaka clips na tumutulak dun sa switch niya. Ngayon, papalitan natin dyan ito. Ngayon. Yung iba, nire-recommenda na palitan mo ng ano, ng bolt o tornilyo. Pero para sa akin, hindi siya advisable. Kasi yung tornilyo is makapal siya sa bandang ganito. Papansin nyo, napaka-nipis niya. Kung papalitan mo siya ng bolt, kakapal siya. Ngayon, ang sisirain naman niya yung pinaka-switch. Kasi plastic lang yun eh. Tingnan natin sa likod. Ayan, okay na. Ayun nga pala, magbibigay lang ako ng konting tips para dun sa pag-maintain ng bawat sasakyan. Paano chicken yung mga ano niya sa under the mga bagong driver natin or bagong natutong driver, lalong-lalo na rin sa mga lady driver natin na bago ring na natuto, hindi nila masyadong kabisado kung paano ba chicken yung ano ng mga sasakyan, kung paano mag-check ng engine oil, transmission oil, power steering fluid, tubig ng radiator, yung brake fluid, check ng battery cable system niya, saka yung mga ibang components sa makina. At pagdating sa mga gulong ng sasakyan, tara, checkin natin. Siyempre, ang una mong gagawin is locate mo muna kung nasaan yung hood release cable. Dito, pop up mo lang siyang ganun para pang i-open mo yung hood. Kalimitan yan nasa
lower side ng power steering. Ayan, open na natin yung hood. Bali, ito yung latch niya. Tatouch mo yung latch niya yung pataas na ganun. And then, nalagay mo yung kanyang pinaka-bracket. Yung mga ibang sakyan, wala na siyang bracket na ganito. Kumbaga, meron na siyang suportang hinge dun sa magkabilang side ng hood. Okay, unang gagawin natin is check natin yung engine oil niya. Engine oil level. Bali, ito siya. Ayan, makikita nyo naman yung level niya. Pero mukhang over fill ng langis ito. Then yung ano naman niya, transmission oil. Ayan siya. Okay naman siya. Fluid. Kailangan nandun siya sa full level. Full level o maximum. Power steering oil. Ayan naman siya. Battery. Check nyo yung kanyang mga cable kung loose. And then yung ating radiator. Okay. Cool naman yung kanyang water level. Siyempre yung kanyang Reservoir tank. Okay din siya. Siyempre yung kanyang washer fluid para sa ating wiper blade. Ating air cleaner, ating air filter. Yan lang siya. Tanggalin mo lang siyang ganun. Okay naman, malinis. Tapos na rin. Tapos mabalik mo lang na ganun. Lang siya. Ayan, okay na. Pwede na natin siyang start. Yun nga pala, bago mo i-start yung sasakyan, kailangan ma-check muna lahat yung mga bagay na yon at nang para safety ka sa yung pagdadrive. Hindi nga pala ako lehitimong mekaniko o car electrician. Kumbaga, nakakaintindi lang ako ng kaunting basic pagdating sa mga sasakyan.
konting problema sa inyong mga sasakyan, like hard starting, o may mga tumutunog, punta din sa mga problema sa inyong tire, kahit ano, basta't pwede kayong magtanong. Kung may maitutulong ako, gagawin ko. Kagaya nga nung sinabi ko nung una, basta't kaya ko lang sagutin ay isang nalalaman ko pagdating sa car system. Yun lang at panatilihin nyo lang na nanonood sa aking channel. Huwag kakalimutang mag-like, comment, subscribe, pakihit na rin yung notification bell. At mas okay siguro kung ang inyo pang i-share. Once again, thank you for watching. Hanggang sa susunod.